Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo na ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo na sa pagtalima namin sa mga ito, kami ay pagindapatin mo na sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong 21 ng ikapitong buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel, na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y suma sa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila
para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Patulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon. At laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, iloyo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pa na nabukay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro.
Itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap, itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Nang tinanong ni Jesus ang mga apostol, sino ako? Si Pedro ang sumagot. Ang sabi niya, kayo ang Mesiyas ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng Mesiyas ng Diyos? Siya ang ipinadala ng Diyos Ama dito sa lupa para ituro sa ating lahat kung ano ang dapat nating gawin at kung ano ang dapat natin huwag gawin upang ang buhay natin sa lupa magiging maayos, mapayapa, maging maganda at kaayos-ayos. At para pagkatapos ng ating buhay sa lupa, tayo ay matanggap sa langit. Makakapiling natin ang Diyos doon nang walang katapusan. Kaya sapagkat si Jesus ang ating Mesiyas, tayong lahat habang nabubukay sa lupa, lahat ng itinuturo ng Panginoon, lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang itinatagubilin, lahat ng kanyang utos, pakinggan natin mabuti, intindihin natin mabuti, at isagawa lagi-lagi sa ating buhay para magiging maayos ang ating buhay sa lupa at pagkatapos ng ating buhay sa lupa, langit kaagad ang ating tungo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Hesukristo na anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon
sa Ama. Ang ating tugon, gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Iyong mga nauna na sa atin, nalinisan ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Diyos na habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Pedro, nagpapakayag kami ng aming pananampalataya kay Kristo na iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas natin at trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa lanat ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay namin alay, aming hiling at pabana, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinakahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming
tangkapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sakagad mo na siya ay iwastong lubos. Siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal,
na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakad ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakad ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakad ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailan.
kailanman ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumukay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang iyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan, upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa gisab ng aming kaligtasan.